subscribe kayo dito sa ano, channel ni Astro Chinito TV. Yo, thank you. Magandang umaga, no? Ngayon is yung actual ko sa ano, sa basic training ko. Refresher ako ngayon, kaya ngayon mag-actual na ako. Tapos na yung lecture ko last month. Ngayon naman tatalon tayo ngayon sa pool. So ayan, palis na ako dito sa amin. Medyo nagbibigayin lang dito yung mga sakyan sa amin. So yun ang ano, isa sa mga requirements ng seafarer is yung basic training. So ito, mag-refresh na ako kasi expert na yun 5 years ago. Kaya ngayon pupunta ako sa actual training dito na naman sa Valenzuela. Dito sana ako dadaan sa Bulacan-Bulacan, mapuntang Ubando. Kaso high tide, ay nakamotor lang tayo mga paps. So syempre dun tayo sa medyo safe kasi mahirap na, nakamotor tayo, baka kalawangin. So dito ako dadaan ngayon sa MacArthur. Sa Valenzuela ako ngayon. Right. So salamat nga pala sa mga nanood ng mga previous videos ko. So yun lang mga paps, so yung ano, mag like, share, and subscribe na din kayo dito sa channel ko, no? Astro Chinito TV. Right. So on the way na tayo ngayon sa ano, aking pupuntahan. Let's go mga paps. Woo! Sana maging okay at matapos na maayos yung actual ko. Update ko na lang kayo pag nasa MacArthur Highway na ako mga paps. Yun, nandito na tayo ngayon sa Marilao mga paps. Napaka traffic at napaka init, nakalimutan ko palang mag gloves. Kasi medyo nagmamadali na ako. So okay na yung maaga ako sa training center para di tayo mano, madali. Okay, ride safe sa inyo mga boss madam sa pagbabike. Yun, no? Dito tayo sa Marilao. Medyo GCQ na kasi, kaya ano, di ba? Dami na sasakyan. Dami na ding tao sa lansangan. Yun, nakita nyo, medyo malikabok. Yun lang ang kalaban ng ano, mga motorista. Malikabok, ulan, da? Init. Yan. Pero all goods naman mga paps. Kahit na nagmumotor tayo, mas makakaiwas pa tayo sa traffic at mas mabilis pa ako makakapunta doon sa pupuntahan ko. So yun nga, isa sa requirements yung ano, basic training sa mga aspiring seafarer na gusto ano, magbarko. Isa pa, yung actual nga is yung tatalong ka sa pool, pero may life vest naman. Aso ako, takot ako sa heights. Kaya dati tinulak lang ako nung ano, nung kapitan para lang tumalon ako kasi asin takot talaga ako sa heights. Pero sa paglangin naman kaya ko naman lumangoy kahit na medyo malalim roots naman. Paglangin yung heights talaga mga props. Ulats ako dun, ulats. Yun, may gawain na tayo, halos boundary na tayo ng Marilao at may gawain na mga props. Ingat-ingat nga pala sa mga riders niya, ha? Mga nasa biyahe at babiyahe pa lang. Ingat-ingat at magbawa ng ano, pasensya. Alam niyo naman nga madami ng kamote ngayon na sabay natin ng mga driver at riders. Napipigal akong konti. Alright. Oops. Right. Yun mga paps, andito na tayo sa Valenzuela. So hanapin ko pa yung training center dito kasi hindi ko kabisado dito pag dito ang daan. Pero medyo alam ko lang yung papunta ron, pero yung mismong exact dito, pag dito ang daan, which is hindi ko kabisado. So Valenzuela tayo, nasa Malanday na tayo mga paps. Pasok na ako sa Malanday kasi sa Pulo Valenzuela lang naman yun. So, naka-waste naman ako yung phone ko, nandito sa belt bag ko. Tingnan ko na lang mamaya, paps, kung saan yung ituturong ano, daan ni Waze.
Yan tayo sa Valenzuela. Alright. Ang dami talagang ano dito, sasakyan din eh. Kasi malapit sa palengke. Alright. Ayan na. Ito na tayo sa Globe Maritime. Yun yung ano, training center. Oops. Napakainit mga paps. Wala bang nagtitinda ng buko dito na madadaanan. Yun mga paps, nandito tayo sa Pulo Valenzuela. So malapit na tayo doon sa location. Ay, naka-waste tayo mga paps. Right. Tingnan natin yung Waze. Kung tama ba ito. Minsan kasi nandiligaw si Waze eh. Ayan. Pagita. Pasikot-sikot ito. Ayan, andyan na yung ubando. Yung mga paps eh. Kung dyan sana ako nagdaan. Mas mabilis. Ngayon nakaka-move na ako ng ano, 30 minutes from ano, from sa bahay. Nung dumaan ako sa ano, MacArthur Highway. Which is mabilis naman. 30 minutes is sobrang bilis na nun. Kaso medyo matraffic. Like doon sa dadaan ang usana doon sa amin sa Bulacan-Bulacan. Walang ganong traffic. Tapos maganda pa yung view. So, kung di high tide mamaya, tatry kong doon dumaan pa uwi. No, mga paps. So, update ko na lang kayo mga paps. So, yun na nga mga paps. Andito na tayo sa actual ng training center natin dito sa Globe Maritime. Diba, kompleto ng facilities para sa fire. Tapos ito yan no. Pagbaba ng lifeboat, nandiyan na din. At nandiyan yung actual, yung tatalunan mga paps. Ito yung tatalunan natin pool. Ito yung para sa fire. Diba, ganun no. Medyo mataas, nakabahan naman ako mga paps. So, yun, buti na lang meron pang papri tubig dito si Globe Maritime. Diba, maganda yun, ano niya. Facilities, kaya dito ako nag-training. So, mamaya, dyan tayo mag-swimming, tatalon. Aha, kinakabahan ako mga paps. Napakalinis nung training center dito ng Globe Maritime, kaya dito ako ulit nag-training para sa refresher. Dati kasi sa, ano ba ako eh, sa Baliwag Navigation sa Far East. Masyado malayo sa Cavite, ito sa Valenzuela lang. So yun mga paps, pahinga muna tayo, mamaya pa mag-start 11:30. So relax lang tayo, kinakabahan ako doon sa pagtatalunan na yun. Yun, tapos din. Sa mga sir, salamat sir. Piyahin naman, tapos na ang BT refresher. Okay. Thank you, IT. Yeah, sir. Thank you, sir. Ha. Thank you po. Oh, thank you, sir. So, yun na nga mga paps. Tapos na ang ating BT refresher. Tapos na ang pagtalon. Ay, nako. Medyo ninervous pa ako sa pagtalon na yun. Grabe yun. Mga paps. Pero at least natapos ko din yung ano, yung ano nga yung pagtalon na yun. Kaya tatanong ko muna, saan nga ba daan dito? Nalilito ako, papuntang Bulacan-Bulacan. Tatanong tayo mga paps, parang nalito ako bigla. Siguro dahil din sa nervous ko doon sa pagtalon sa intik na yun, sa takot ko sa heights. Ay grabe mga paps, tatanong lang ako. Kuya, pwede magtanong dito po yung papuntang Bulacan-Bulacan? Ha? Dulo, kanan. Aba, salamat po, salamat. Ayun, ito na tayo mga paps. Woo! Yan o, diba? Ang linis dito sa Wawampulo mga paps, sa Valenzuela. Pero ang harapan kasi din ito, halos ubando na. Bulacan-Bulacan. Yan, diba? Bulacan pala. Bukod pa yung Bulacan-Bulacan. Ubando-Bulacan, tapos Bulacan-Bulacan. So, tagaroon ako mga paps. Kaya mas okay dito. Kaso high tide, kung high tide man, sana wala nang baha. Or kung meron mo nagsasampan ng motor doon, nagsasakay sa tricycle, sasakay ko na lang itong motor. Pag mataas ang high tide, ikot na lang ulit. Wala namang mawawala mga paps eh.
Yeah, at least may enjoy ko pa yung scenery dito sa ano, pauwi ng Bulacan. So, update ko kayo mga paps ha. Oh, yan mga paps, andito na agad ako sa Bulacan paps. Wala pang mga 5 minutes, Bulacan na ako, di ba? So, ito na, dito na tayo sa may ano, Pawiran, Bando Bulacan. Tingnan mo ng view mga paps, nakaka-relax dito. Ito talaga isa sa mga tinatambayan ko rin dati. Pag nagbabike din ako, nagbike din ako dito dati pa mga paps. Nakaka-relax eh, di ba? Ayan, isa sa mga ano to, palaisdaan dito sa Bulacan mga paps. Halos dagat na din kasi siya mga paps. Ayan o, yung mga palaisdaan, ang ganda ng view. Nakaka-relax. Thank you Lord para sa ganitong ano, ganitong lugar. Pero pag high tide dito mga paps, grabe baha dito. Tsaka doon, sana walang ano ngayon, wala nang high tide. Kupa na mga paps. O diba, enjoy lang natin tong scenery na to. Ang sarap tumambay dito. Kaya malaking pasalamat tayo sa kay Lord. Pawiran, Bando Bulacan. Ito pa yung ano, tulay ng Pawiran. Halos boundary ng Bulacan-Bulacan tsaka Ubando to, ayun, di ba? Parang ito yung mga parang fishport na dito ng ano, Ubando Bulacan. Ano? Ang ganda mga paps. Paghapon dito, ayan, dami nakaupo dyan, no? Ang ganda ng view dito. May mga pwede ka din mamili dito ng ano, ibang mga seafood. Lalo na pag na-timingan mo yung mga mangingisda. Oops! Sira-sira ang daan. Right! Ganda rin ito. Sarap tumambay. Papahangin ka, relax-relax. Diba? At pasalamat din ako ngayon, diba? Natapos ko na din yung ano, isa sa mga inaayos ng ano, isang seafarer o seaman, diba? Battery pressure. Natapos din ang practicum. As ito pa, makikita mo pagkatapos, diba? Kaya gusto ko talaga naman dito kanina bago pumunta doon sa training, ano, training facilities. Kaso nga lang, high tide kanina dito, kanina ng umaga. So ngayon, yan, diba? Lalo pag dito yung ano, magsa-sunrise pa lang, grabe, sarap dito, madami din mga bikers dito, mga nagja-jogging. Kasi hindi siya masyadong ano, daan ng mga sasakyan. Kaya oks na oks ka dito para mag-jogging at tumambay. Yan na, ito na, dito na tayo sa Bulacan-Bulacan mga paps. Lapit ko lang sa training center na yun kung dito ako nadaan kanina. Yan, dito nag-high tide eh. Dito high tide kanina eh. Kaso, sana wala nang high tide. Yan, medyo tuyo dito sa banda ron. Siguro, mataas pa ang ano, tubig. Sana wala na. Para safe ako makakaraan. Para hindi kalawangin yung motor ko, mga paps. Para hindi kalawangin si Astrogen. Diba? Yan, mga palaisdaan, no? Ayun. Ayun. Thank you, Lord. Wala nang high tide. Yan, no? At yung basa pa, oh. O, diba? Yan yung ano pala isda, no? Alas part na ng dagat yan. High tide dyan, napakataas, paps. Maabot talaga ng lagpas bewang talaga pag sobrang taas na, no? Pagka yung mga 4 meters ang taas ng high tide. Right! Safe tayo, yan. Mas malapit na tayo makakaway, mga paps. So, yun. At least, sana nasamahan nyo ako kung ano yung mga journey ko na ginawa as a seafarer, no? Yung mga dapat kong upgrade. Woo! Sarap! Ito kasama sa mga ano to, magiging part ng ano, airport ng Bulacan. Soon! Magkakaroon dito ng airport. No? So, salamat, no? Mga paps. Bira-bira muna ako, mga paps, ha? So, dito na ako malapit sa amin. So, dito natatapos yung video ko, no? So, salamat sa inyo sa pagsama sa akin sa panonood. And then, huwag nyo kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And pakihit na din yung notification bell, mga paps, para updated kayo sa mga bagong i-upload ko na videos. So, this is Astro Chinito TV. Lagi yung tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa, kapayapaan. Let's go! Woo!